Ang Gorgons ay tawag sa halimaw mula sa mythology ng mga Griego. Isa ito sa mga nilalang na makikilala mula sa mga earliest Greek literature. Ito rin ang dahilan para kilalanin ito ng iba't ibang mga manunulat magmula noon hanggang ngayon. Ang pangalan na Gorgon ay nagmula sa ancient Greek word na Gorgos, nang ibig sabihin naman ay grim o dreadful. Ayon sa mga historian, ang salita na ito ay nagmula din sa salitang Sanskrit na Gargana, natawag naman sa pag-ungol ng isang halimaw. Pero ano nga ba ang Gorgon? Mula sa iba't ibang bersyon na isinulat ng iba't ibang mga manunulat, ang Gorgon ay mapanganib at mapanlinlang na halimaw. Ang Gorgon ay ang tatlong anak na babae ni Echidna at Typhon. Ito ay sina Steno, Uriel at Medusa na pinakakilala sa mga ito. Si Medusa ang pinakamalakas. Si Steno naman ay kilalang mapanganib. At si Uriel naman ay kinikilala bilang mautak sa kanilang magkakapatid. Sa ilang mga libro, ang tatlong ito ay anak naman ng ancient sea god na si Phorcys sa kanyang asawa naman na si Seto. Ito rin ang maaring paliwanag kung bakit si Medusa ay isang mortal. Mula sa mga early texts, ang tatlo ay pinanganak sa subterranean caves na matatagpuan naman sa ilalim ng Mount Olympus. Tanging si Medusa lamang ang Gorgon na hindi ipinanganak bilang halimaw, pero isang napakagandang babae. Ito rin ang dahilan kung bakit ay paghihiwalay ito sa kanilang magkakapatid. Ang dalawa nitong kapatid ay mga immortal na halimaw, habang si Medusa naman ay isa lamang mortal. Mula sa ilang mga ancient texts, ang mga ito ay nagtataglay ng napakagandang mukha, dahilan upang ang ilang mga diyos sa kanila ay maggalit. Isa na nga dito si Athena, na labis ang pagkakainggit kay Medusa. Para sa mga hindi nakakakilala kay Medusa, ito ay nagsilbing priestess mula sa templo ng Athens. Dahil sa kanyang kagandahan, maraming mortal at mga diyos ang nagkagusto sa babae. Ang pagiging priestess ni Medusa kay Athena ay nangangahulugan lamang na hindi niya dapat isuko ang kanyang pagkababae sa iba at manatiling tapat sa diyosa. Ang pinakakilalang kwento ay dahil sa alitan ng dalawang diyos na sina Athena at Poseidon. Nagawang gahasain ni Poseidon ang priestess. Ito rin ang dahilan para maggalit si Athena at parusahan ang dalaga. Dito, binago ni Athena ang itsura ni Medusa at binigyan ito ng buhok na ahas. Si Steno naman ang kinikilalang pinakamapanganib sa tatlong magkakapatid. Madalas itong napapabalitang pumapatay ng mga inosenteng tao. Malakas man si Medusa, pero mas kinatatakutan si Steno dahil sa kanyang pagiging walang awa. Ang trabaho ni Steno ay protekta ng ilang mga oracles. Mula naman sa pagkakakilala kay Uriel, tahimik lamang ito, pero maraming naniniwala na itong pinakamautak sa kanilang magkakapatid. Ang Gorgons ang sinisisi sa mga nawawalang manlalayag noong unang panahon. Mas lalo pang nakilala ang mga Gorgons noong ito'y naingkwentro ng anak ni Poseidon na si Perseus. Ito ay inutusan ni King Polydectes mula sa Seriphos Island na kuhanin ang ulo ni Medusa. Kung magawa nitong pagsubok, mapapasa sa kamay ni Perseus ang anak ng hari. Pero hindi alam ni Perseus kung saan matatagpuan ang mga Gorgons. Kahit ito'y tinulungan ng ilang diyos tulad na lamang nila Athena, Hermes at ni Hephaestus. Ang lokasyon ng tatlong Gorgons ay tago sa nakararami at tanging ang tatlong Grey lamang na kapatid ng mga ito ang nakakaalam ng lokasyon. Nagawang mapilit ni Perseus ang tatlong Grey, agad pinuntahan ni Perseus ang lugar at nakaharap nito si Medusa. Sa tulong ng pananggang ibinigay ni Athena at ng espada na ibinigay ni Hermes, nagawa nitong pugutan ng ulo ang halimaw na si Medusa. Dahil sa kanyang invisibility helmet, nagawa namang makatakas ni Perseus sa lugar nang hindi nahuhuli ng dalawang kapatid ni Medusa. Matapos ng kwento patungkol kay Medusa, ang kwento patungkol sa dalawa pang Gorgon na sina Steno at Uriel ay natapos na din. Ang ulo ni Medusa ay nagtataglay pa rin ng kapangyarihan kahit ito'y wala na sa kanyang katawan. Kung sino man ang tititig sa mata nito ay magiging bato. Dahilan naman para maggamit ito sa iba't ibang labanan at iba't ibang mga misyon. Bukod sa tatlong magkakapatid, meron pang kinikilalang isang Gorgon sa mitolohiya ng mga Griego. Ito ay ang Gorgon na si Aix. Ito ay isang halimaw na kambing na maaring babae o hindi naman ay maaring lalaki. Ang Gorgon na ito ay kinikilalang anak naman ng sun god na si Helios at naging kakampi ng mga titans nung naganap ang Titanomachy. Sa pagsisimula pa lamang ng labanan ay agad itong natalo ng diyos na si Zeus. Katulad na lamang ng ginawa ni Heracles sa Nemean Lion
Ang balat ng Ikes naman ay ginamit ni Zeus bilang panangga sa mga kalaban. Mayroon namang ilang mga manulat noon na nagpapahiyag na ang Ikes ay ang magulang nila Medusa at hindi sila Porces at Seto. Mula sa paglalarawan ng mga Gorgon, tanging si Medusa ang naiiba sa tatlong magkakapatid. Kung si Medusa ay inilalarawan bilang maganda at mortal na babae na nabigyan lamang ng buhok ng mga ahas, ang kanyang mga kapatid ay ibang-iba sa kanyang itsura. Ang dalawang Gorgons ay inilalarawan na nagtataglay ng nakakatakot na mukha. Ang mukha nito ay hugis parisukat at kung minsan ay inilalarawan din na mayroong balbas sa mga ito. Ang kanilang mga labi naman ay makakapal habang ang kanilang dila ay nakalabas lamang. Ang mga mata ng Gorgon ay nakakapagbigay kaagad ng takot sa kung sino mang tititig dito. Katulad na lamang ni Medusa, ang mga ito ay nagtataglay din ng ahas sa kanilang ulo. Sila ay nagtataglay din ng itim na pakpak at ayon sa ilang mga teksto, ang katawan ng dalawang Gorgon ay puno ng buhok at minsan naman ay inilalarawan ang balat ito na parang balat ng isda. Kinatatakutan ng mga Gorgon dahil sa madalas silang nagpapasimula ng kaguluhan laban sa mga tao. Nais nilang ipakita na sila ay malakas, lalong-lalo na si Steno na pinakamarami na patay na inosenteng mga tao. Dahil na din ang dalawang Gorgon, sina Steno at Uriel ay mga immortal. Ang mga ito ay hindi natatakot na masugatan o lusubin ng kung sinuman. Tanging si Medusa lamang ang maaaring mapatay, pero ito ay nagtataglay pa rin naman ng kakaibang lakas. Lason na mula sa mga ahas na nasa ulo nito at magiging dugo ay nakamamatay. Ang pinakakilalang kakayahan nito ay ang pagtitig sa mata ng isang tao na dahilan naman para ito ay maging bato. Kahit nakilalang malalakas sa mga ito, maraming mortal na mandirigma ang naglakas loob na hanapin at sugurin ng mga Gorgon. Ito ay dahil sa kung sakaling matalo nila ang isa sa tatlo, maaari nilang kuhanin ang ulo nito katulad na lamang ng ginawa ni Perseus. Ang dugo ng mga ito ay nakakalason. Ayon pa sa ilang kwento, ang katawan ng mga halimaw ay mayroon ding kakayahang makapagpagaling ng kahit sino. Kung titingin naman tayo sa ibang mitolohiya, kapareho ng Gorgon ang kinikilalang Humbaba. Ito ay ang halimaw na makikilala naman sa Epic of Gilgamesh. Mula nung unang panahon sa Greece, ang mga estatwa ng mga Gorgons ay inilalagay sa ilang mahalagang lugar para maging bantay. Ang pinakamatandang na diskubre na estatwa ay mula sa entrance ng temple sa Corfu na mula pa noong 600 before Common Era. Ilang mga amulet din at itawag na Gorgonion kung saan makikita nakaukit ang ulo ng tatlong magkakapatid sa mga ito. Ilang mga ceramic masks din na mula naman sa Sesklo culture ang nakitaan ng mga Gorgon face na galing pa noong 6000 before Common Era. Mula naman sa Greek island na Moklos, malapit lamang sa Crete, natagpuan dito ang isang Minoan golden ring. Sa singsing na ito, makikita ang isang figura ng babae na nagtataglay ng halimaw na ulo at ito naman ay nakaupo sa isang bangka. Ayon sa ilang mga historian, mababasa mula sa Iliad ni Homer na iisa lamang ang Gorgon na nabubuhay. Ang iba mga Greek writers na lamang mula noong unang panahon ang nagdagdag ng kwento, dahilan naman para katakutan ng mga ito. Ang mga classical writers ay mas nag-focus kay Medusa kung ikukumpara sa dalawa nitong kapatid. Sila na din mismo ang gumawa ng backstories kung paano isang magandang babae ay naging halimaw dahil lamang sa selos ng Diyos.